musical na magtatanghal ngayong gabi. Yes, sir. Ang pop, Alvarado! Ako si Tom Alvarado from Sagay City, Negros Occidental. Hindi ako nag-aral ng bilang isang yung Bachelor in Arts. Isa akong komersyo. Ay siguro na nalaytay ang dugong artist talaga namin. Kasi from my lolo, father ko, yun nga, mga kapatid ko. At yan din ang isa sa paraan kung bakit kami ay napag-aral kami ng maayos din ng aming mga magulang. Isipin mo na ay 13 kami magkakapatid. Naging challenge sa akin na magpursigi mag-aral. Nagkakariton ako, nagbibitbit ako ng ice bucket, and sisigaw ng ice candy, napagluluto ng pansit, nagkakarwash ako, may pangbaon ako sa pag-aaral ko. Masaya na ako. Hanggang sa nasa college na ako, naranasan ko naman na magtinda ng uli, tulak-tulak ang kariton sa harap ng school namin. Hindi ko pa naisip yung pagiging isang artist, no? Ang aking inisip noon ay kung paano ko may taguyod yung aking pag-aaral. Gumagawa ako ng mga greeting cards at doon na simulan, discovery ko yung aking sining. Hindi ko in-expect na ganon. Ang daming tumangkilik sa aking mga gawa. Siguro yun yung calling sa akin. So nagkaroon ako ng mga t-shirt printing, nagkaroon ako ng art shop. Dumating yung point na natapos na yung project, wala na akong trabaho ulit, nag-apply ako dahil nga wala akong civil service eligibility, na sinubukan ko maging security guard. Habang nag-duty ako, drawing ako, so na-discovery naman ng department yung aking talento. Until such time na yun na, na mayroon ako nakilala na isang maganda na siguro yung tumibok yung puso. Ikukwento ko sa inyo yung kinasala ko, ano? Pinagawa ko ng 5 mukha yata yun. Dala-dala ko malaking frame. May tumulong sa akin. Kinarga ko, pinasakay yung dala-dala ko, bit-bit, naawa sa akin kasi mainit eh. Paghatid ng painting, binigyan ako ng pera ng naalala ko yun. 14,000 pesos, napakalaki yung bagay na yun, 14,000. Yun yung naging gamit ko para sa kasal ko. Ito na, nahasimbahan na, araw na ng kasal, Monday. Walang na mga gayak doon, walang carpet na. Ako naghila ng carpet, naglagay doon. Hinubad ko yung barong ko. Nagtrabaho, naayos ko. Pinuha ko pa sa flower shop yung mga bulaklak para maging maayos yung pagmamartsahan. Nandiyan na yung aking mapapangasawa, nawala lahat ng pagod ko kaya. Naging maayos naman yung aking pagsasama, kinasal kami, at nagkaroon kami ng supling. Dahil nga ang pagiging isang security guard at pagiging isang artist, hindi sapat yung kinikita pag ikaw ay mayroon ng pamilya. So ang ginawa ko, mayroon naman ako nakilala na isa sa export. At yun, pumasok ako ilang isang designer ng isang product developer, no? So nasubukan ko hanggang sa nakilala ng Designs International. Doon ko na-realize na talagang siguro may kakayahan ako sa paggawa ng mga art. Na-discovery naman ako ng, yun nga, sa GMA. Hanggang sa naging lumaki ang export business. Tapos, nagkaroon ako ng position sa Philippine Chamber Handicrafts Industry sa atin at saka naging Rotary. Dumating din yung point na magsak yung export industry. Kumbaga, nag-stop ako. So, yung kunting ipon ko, nagkaroon ako ng restaurant. Yung swerte ng isang tao na imbis na suportahan, ibabagsak eh. So, yun yung dahilan kung bakit nag-stop ako. So, na-depress ako. Yung wife ko pumunta na ng Taiwan. Kasi wala na eh. Kumbaga, nag-stop yung aming operations. Wala na kaming income. Yung mga anak ko, nag-aaral. So, ang ginawa ko, nag-apply ako. Naranasan ko yung pintura sa labas ng building. Umakit ako sa limang palapag ng sibaga scaffoldings para magpintura sa initan. Sobrang init doon. Sobrang itim dahil sunog ako sa init. Nandyan yung wala ka pang bus, wala ka pang biliman lang ng toothpaste. Halos magpapalimos ka, magkaroon ka lang ng pera, pambili ng bigas, pambili ng... Naranasan ko yan. Huwag natin isipin na lagi dahil nasa abroad tayo,
lagi tayong kumikita ng malimpak-limpak na salapi. Napakalungkot ng nangyari sa akin dahil hindi ko man nakita yung nanay ko. May sakit yung mother ko, tapos hanggang sa yun nga, namatay na. Tanggap ko kasi yung mga kung anong mga bagay na nangyayari sa akin. Dahil yan ay alam ko, yan ang plano sa akin ng Diyos. Kung bakit ako tumatatag at isa sa mga dahilan kung bakit nakakapag-create siguro ako ng isang maestra, isang painting. Kung ano yung mga karanasan ko, dinadaan ko na lang sa pagpipinta. At kung ano nangyayari sa atin, sa bansa natin, tinanong nangyayari sa kalikasan natin, ano ang nangyayari sa pamahalaan natin. Pag may nakikita ako hindi maganda, tinitwist ko siya doon sa into positive. Like let's say, may mga corruptions. So anong gagawin natin? Kailangan natin gumising. Mag-iisa. Kailangan natin sumugpuin mga ito kasi tayong mamamayan, sa atin manggagaling ay ikakabubuti ng ating bansa. So dahil nga yung may apply ako sa Dubai, naging maganda naman yung aking mga trabaho. So dahil sa nagustuhan nila yung mga gawa ko, ay nagkumalap. Talagang world class, talagang nakilala nila yung gawa ng Pilipino talaga. Lumakas ang loob ko, magagaling ang mga Pilipino. Sa mga kapwa natin Pilipino na may mga talentong tulad nito, i-push natin, ipakita natin kung gaano tayo ka-creative. Makikita natin sa buong mundo, marami humahanga sa atin. Kung tungkol naman sa aking pagiging isang singing painter, meron na ako isang kaibigan, Robby Valderrama. Siya yung invite ng kuya, magbigay ka ng isang talentong kakaiba. Sige, subukan ko ang pumawit habang kumakanta. First in performance ko doon sa bahay ng ambasador, prinsesa. Hi, Madam Grace. Pinag-aralan ko yung awit ni Freddy Aguilar na Bulag Pipit Bingi. So habang kinakanta ko yung Bulag Pipit Bingi na yan, madilim ang iyong paligid. Nagdodrawing ako ng isang inang bayan na nanlulumo siya dahil sa lungkot sa nangyayari. Hindi ko akalain na yun pala yung lalabas ng painting ko. At sabi niya, bakit malungkot? Sabi ko, Madam, siguro ningiti yan pag nakita kong maging maayos na ang Pilipinas. So lagi niya akong ini-invite. Performances ko doon sa diplomat, like lahat ng mga mga ambassadors ng buong UAE in different countries. Wala tayong pinipili kung sino yung mga audience na meron tayo. Kung kinakailangan natin mabigyan sila ng kaligayahan o kasiyahan, out of our talents, out of my talent, ipapakita ko yung best ko. Kahit na mali-mali yan, basta ipakita ko ang aking talentong meron ako. Kung dumating yung time na nagkatagpo kami ni Console Ferdi, so nag-open ako sa kanya ng isang exhibition. Dahil nga nakaschedule si Manny Pacquiao papunta rito, siya yung naging guest ko para mag-cut ng ribbon. At nagpapasalamat ako talaga sa Philippine Consulate kasi kumbaga nandun yun yung talagang pagkilala sa akin bilang isang artist, ng isang Filipino artist. Gusto ko talaga magpapasalamat una-una sa Diyos, no? Kasi siya yung nagbigay sa akin ng talento o kung sino man ako ngayon at kung ano narating ko. At sa mga tao na ginabayan ng Diyos para matulungan ako, sa mga magulang ko na siya ang nagbigay din sa akin ng magandang pag-uugali. Kailangan natin ipakita yung ating kabutihan kung anong meron tayong puso na pwede nating ibahagi para maging huwaran tayo sa ating kapwa. Ang masasabi ko naman sa mga artist na mga baguhan at mayroong pang gusto kahit baguhan man o ano man, bata man o matanda man na mayroong art na tinatago, ilabas nyo. Kasi ito tayo eh. Lagi natin isipin na ang sarili natin ay tatawagin nating art. So yung art, nakadikit na yan sa atin. Kung sino ka man, kung si Juan de la Cruz ka man, siyang ang artist, tinatawag kang art. Huwag nating isipin na ang ginagawa natin ay pangit. Ang isipin natin ay tayo yun. Hindi tayo pangit. Hindi ka pangit. Lahat ng art maganda. Art is beautiful. Kahit tuldok lang yan. Pag sinabi mo, ikaw yan eh. Art mo yan eh. Malay mo, magiging kilala ka.
dahil lang dahil sa tuldok na ginawa mo. Eh, pagpatuloy nyo lang. Ang aking tanging message sa asawa ko, Ma, maraming maraming salamat sa iyong pag-unawa sa akin. 28 years natin pagsasama. Minsan lang tayo nag-away. Hindi ako niniwala walang forever. May forever. I love you. Mga anak, kayo ang may hawak ng kinabukasan ninyo. Ang aking maibigay sa inyo ay ang mapatapos kayo, mapag-aral, gabay ng mga tiyahin at tiyuhin mo, ninyo, ang isipin natin huwag tayo maagrabyar ng tao. Lagi tayong mamuhay ng matuwid, ng maayos. Para naman sa mga kababayan natin, sa sambayan ng Pilipino, huwag na natin isipin kung sino nakaupo. Ang isipin natin ngayon kung paano natin ma-solve ang mga problema. Tayo mismo ang magdadala ng ating ekonomiya. Tayo mga Pilipino at ang mga bagong henerasyon, mga apo natin susunod. Maraming salamat. Mabuhay ang Pilipino.